Hello, what is up mga mom, sir, sir, ma'am. Ako po si Ralph Sifra, isang visual artist from Manila. And today we are going to customize the 30cm action figure Voltes 5 Legacy. Meron na rin tayong review nito mga mom, sir, sa ating video. Meron na tayong video review nito sa ating channel. So if you want to see the full review, punta kayo sa previous video ko. And today we are going to customize this. First, ang gagawin natin dito, yung plano natin dito, gagawa tayo ng base, okay, para sa kanya. Kasi ipoporma natin siya, gagawin na natin siyang statue. Eh, hindi na natin siya maro-rotate. Eh, kasi parang yun yung gusto kong gawing ano, execution dito sa 30cm na action figure na to. So gagawin natin yung pose niya, yung fist, closed fist, tapos ito naka-forward and then ito, yung pose niya dun sa Voltes 5 na, yung last frame dun sa Voltes 5 na intro, yun yung gagawin natin. Okay? And something like this and something like that. Tapos ito ay kakat natin to. Ito ay didikit natin. Papainitin lang natin to. Tapos didikit natin yung kamay niya para nakasarado yung fists. And then gagawa at siguro tayo ng mga some sort of extensions dito para sa mechanism or dito. Kakat natin kasi to eh. Baka dito tayo kailangan mag-extend ng kamay. So sa mga extensions ng armor, ito yung gagamitin natin. Thermoplastic beads or moldable plastic. Yan. Mabibili natin to sa Shopee. This is a very, very nice material. Kasi pag mainit siya, it is very moldable. Pag malamig naman, pag nag-cool na siya, sobrang tigas niya. Ito, ang tigas niya. Yan. Malleable pa siya pag mainit, pero pag malamig, very rigid. Best siya for mga diorama, for mga creation ng mga toys. Yan. In this case, creation ng extra armor yung gagawin natin kasi kailangan natin i-cut ito, yung kanyang elbow. Okay, para mas madali nating matanggal yung mga parts, painitan muna natin siya. Okay? Yung iba ginagawa, ano, hot water treatment. Binababad sa mainit na tubig. Pero ako, okay na to. I think, mabilis naman siya matatanggal. Tanggalin lang natin. Actually, mabilis lang pala matanggal to eh. Yan. Tingnan natin kung magpa-pop to. Ito, medyo mahirap. Pa natin dito sa isa. Galin natin. Ayan. Okay. So, ang dapat maging ganyan yan eh. Yan. Okay, first step na gagawin natin ay kailangan nating i-glue, super glue itong hands niya para mag-create ng fist. Pinainit ko muna using a hair blower. Yan. Tapos kapag medyo mainit na yung plastic, pwede nyo na siyang i-bend. Basta lagyan natin siya ng glue doon. Ang glue lang ginagamit ko, bulldog super glue. Yan. Tapos ipipress and hold nyo lang. Keep it lang natin. Hindi kinaya nung, ano, hindi kinaya ng super glue. Masyadong resistant yung plastic. So kailangan natin ng tulong ng glue gun. Yung mga kamay natin, ito na yung progress. Naglagay muna ako ng masking tape kasi kailangan siyang kailangan ma-restraint yung plastic sa ganyang position, sa fist na position. Kasi sobrang lakas ng resistance nung vinyl na plastic, na rubber type. So, kailangan natin siya ma-hold para pag tinanggal natin yung masking tape, naka-fist position na yung kanyang kamay. So, glue gun yung nasa loob niyan. And dito naman sa habang pinapatuyo natin yan, gumawa na ako ng base. Yung base niya, cardboard lang, corrugated board, tapos merong flat board din sa ilalim, tapos nag-cut lang ako ng pieces dito para dun sa slots ng kanyang paa. Tapos we are going to use a thermoplastic bead na mixture para mabalutan lahat to, and then maglalagay din tayo dito sa paa niya para sobrang para may foundation yung action figure. Change of mind pala, change of plans, hindi ko na gagawing statue si Voltes 5. Movable pa rin yung ibang joints. Pero sa paa,
almost statue-like na to. Okay? Almost no movement na dito. Kasi nakaporma na siya dito sa base. So yun mga mom sir, ito na yung moldable plastic na ininit ko. So very ano siya, moldable and malleable. Tapos ang gagawin natin dito, didikit na natin yung paa ni Voltes 5 dito sa cardboard or sa base natin. And hayaan natin siyang mag-cure. Pero habang mainit pa, pwede natin siya i-mold. So kahit anong shape na gusto natin. Yan. Okay? So ito yung makakatulong sa foundation ng paa ni Voltes 5 para stable siya dito sa base natin. Yan, dikit na natin. Okay, tapos na tayo sa foundation. Next, ang gagawin naman natin, and nag-cure na rin pala itong fist na hands. Okay, so kailangan na lang natin siya i-attach dito sa elbow. Yan, na nakaganito yung form. So medyo naka-bend siya. Okay, para magawa natin yung pose, yung last frame na pose, yung power pose niya. Ito yung thermoplastic beads. So mold lang natin ng onte, tapos kabit natin dito. Okay, so para mas magkaroon siya ng traction, kailangan yung piece na to magdikit dito sa bicep area niya. Something like this. Idikit natin. Okay, plastic bead and yan, maliit lang. Medyo porous talaga to mga mom, so kaya ano ha, medyo kailangan mabilis din tayo mag-work. Yan. So yun yung pose na gusto natin. Okay, so medyo nag-cure na yung ating moldable plastic dito sa kanyang elbow. Ngayon, gumupit lang ako ng sections ng flat plates or ng plastic plates. Yan, meron tayong mas maliliit and yung strips. So yung strip lalagay natin dito sa may elbow. Yan. Para magkaroon na elbow armor. Okay? Tapos, gugupitin din natin itong mga cable. Yan. Para makagawa tayo ng mga cable design dito sa elbow niya. Last step na tayo before priming. Ito, nagupit lang ako ng mga extra plastic na pieces from my stash. Meron na kasi akong iniipon ng mga plastic na mga materials para sa mga dioramas natin katulad nito. Yan, kunwari mga chargers, yung mga cables natin. Yan. Ilalagay ko lang din dito sa base para magkaroon ng scale. Para kunwari ang laki niya, no, malaki si Voltes 5. So maglalagay lang tayo ng mga battle damage ng parts dito sa ilalim. Okay, tapos na tayo dito sa sculpt, sa elbow, dito sa pose niya. Pwedeng dalawang pose kasi yung naisip ko na lang na gawin. Instead of making this a statue, so pwede mong gawin ganito. Or pwede mo rin igalaw yung legs. Movable pa lahat except itong dalawang paa. Naka-glue na yan dito sa base natin. You can do this pose or you can do this pose, yung power pose niya. Ayan. Tapos pwede mong i-twist yung kamay. Ayan. So you can do the power pose, yung punching pose niya at the end of the intro. Okay? So yan. Almost done na tayo rito sa first phase. Tawagin ko na lang first phase yung ginagawa natin kasi sa second phase yun nga painting naman yung gagawin natin. Lahat ng sculpt tapos na. So pinapatuyo na lang natin. And then ito yung gagamitin natin for primer, Bosni number 4 flat black. Sprayan natin to lahat ng flat black. Okay, nag-cure na yung Bosni flat black na spray paint sa surface. Medyo matte na siya and ready na for dry brushing. Okay. So titingnan ko lang kung ano yung status na to. Okay, okay naman yung ano. Yung finish niya very matte and tuyong-tuyo na. So nag-cure na talaga. Halos 12 hours ko 24 o tama 12 to 18 hours ko to kinure. Kahagabi ko iniwan to eh. Siguro mga alas 2, o tama, 2 a.m. I think 2 a.m. ako nag-spray. Tapos iniwan ko to around yung mga 18 hours siguro. Okay? Yan. So itong Voltes 5 natin can do two poses. Ito yung power pose niya. And yung isa naman yung
medyo relaxed na pose, tapos nakaangat yung kanyang left na hand with the hand pose pala. Ayan. Hindi kinaya nung plastic, sobrang mataas yung resistance ng kanyang kamay, kaya nilagyan ko na lang ng glue sa gitna para mukha pa rin siyang nakasarado. Ayan. Ang lakas ng resistance, hindi siya magko-close talaga ng tuluyan. Okay, ready na tayo for dry brushing. For dry brushing, ang gagamitin nating paint ay ano ba to? Silver 77.724 Plata from Vallejo Metal Color. Ito yung mga brushes na gagamitin natin for dry brushing. Dalawa lang muna. So ito yung mas malaki para mabilis tayo, malaki agad yung real estate na magagawa natin. Malaki yung mga strokes na magagawa natin. So tapos kaagad tayo. Pag sa mga maliliit na spaces or tight spaces, ito yung gagamitin natin. Okay, ready na tayo for dry brushing. Start tayo sa likod. Okay, just in case may... para alam natin yung rehistro ng pintura dito sa surface. Okay, silver lang to mga ma'am sir. Silver dry brushing lang to. Okay. Pag sa mga tight spaces... gagamitin natin yung mas maliit na brush. Hindi yung maabot sa mga tight spaces to eh. Yan. Dito sa harap. So, kung dry brushing technique to mga ma'am sir, konti lang yung paint na nasa brush, tapos itadrag lang natin siya across the surface. Yan. Tapos kakatch niya lahat ng surface na nakaangat. Usually yung mga nakalubog hindi na malalagyan ng paint yan eh. Ito ata. Mas maganda ata ito for dry brushing. Wait lang ah. Try ko lang. So, ganito na yung magiging appearance niya kapag natapos na natin yung first pass ng silver dry brushing. So, all over the figure, lahat from the head to the bust, to torso, sa arms, sa waist, sa legs, and sa feet, nag-apply tayo ng silver dry brushing. So, yan yung effect niya. So, pa-reverse yung gagawin natin. So, darkest color muna, which is yung black, tapos yung base color ay yung pinaka mid-tone, so yun yung silver. Ang dami kasi daming silver, so yun yung magiging weathering niya. So parang reverse weathering yung ginagawa natin. Yan. Tapos after nun, gagawin natin yung spot colors, yung mga color separation like yung blue, yung reds, then after that gagawin na natin yung mga detailing, yung mga golds sa mga different parts ng kanyang armor. So, dalawang poses pa rin yung magagawa. It's the power pose or the relaxed pose with the fist hand. Same thing. Para pwede nyo pa rin i-pose kahit na parang statue na siya. Nakadikit na yung paa. Next step na gagawin natin, mag-apply tayo ng Hero High Pigmented Water-Based Acrylic Cobalt Blue dito sa mga parts na color blue. Like dito sa kanyang chest, sa kanyang arms, sa kanyang crotch piece, and then dito sa legs. Yung process of application pa rin natin dito, yung dry brushing process pa rin. Okay, so try natin sa legs. Yeah, don't worry about the finer details. Okay. If
pwede naman nating i-paint yan over. Kunwari lumagpas kayo rito, okay lang lumagpas yan. Pwede yan, pwede naman natin i-paint over yan. Okay, done na tayo sa ano, sa color blocking na color blue. And then next na color na i-apply natin, metallic blue naman, okay? Para magkaroon ng shine yung surface kasi dito sobrang matte ng finish. Okay, try natin dito sa surface, okay? So para lang magkaroon ng extra shine. Dala tayo sa metallic blue. Now, next color na gagamitin natin ay ultra white and turquoise. Since halos kompleto na yung base color, mag-apply naman tayo ng highlights. So, yung highlights na gagawin natin, first level pa lang to, ultra white and turquoise na gagamitin natin. Kung gusto nyo pa mag-apply ng isa pang mas lighter na highlight, pwede nyo gamitin yung ultra white lang. Okay, try natin dito yung highlights for first level. So yung, pwede nyo lagyan yung mga iba't ibang parts para magkaroon ng extra weathering din, diba? Tsaka ma-emphasize din yung sculpt. Yan. Dito naman sa chest. And we are done with the Voltes 5 Legacy custom repaint project natin, mga ma'am, sirs, or ma'am. Ayan. So yung process for each and every step ay parehong-pareho lang din sa dry brushing. So lahat to, mga ma'am, sir, dry brushing technique at saka base coat. So dun sa blue, pinakita ko sa inyo kung ano yung colors na ginamit natin. So ang concept lang natin, dark. So yung shadow muna, tapos mid-tone, and then highlights 1 and then highlights 2. So this, in this case, yung red natin, yung base coat natin red, tapos ang highlights natin orange, tapos yung pinaka-highlight, isa pang highlight natin yellow. Tapos yung last highlights naman natin ay silver, okay? So after noon, dito naman sa silver parts, naglagay lang tayo ng highlights na white para lang ma-emphasize din yung magkaroon din ng extra highlights kasi kapag silver lang, very uniform yung finish. And then, after nun, detailing na. Sa detailing, base coat lang, mga ma'am sir, ng mga golds. We have golds and copper. Yan, ito yung mga copper. Yan, copper. Ito yung mga silver dry brushing ginamit ko dito. Yan, pati sa likod, yan, dito sa may booster area, dry brushing technique lang din yung ginamit ko dito. So dito yung pinaka light sa ilalim na part na to kasi dyan yung pinaka immense na turbo or immense heat. Dyan lumalabas yung pinaka mainit na buga ng rockets. So gumamit ako ng white muna, tapos orange, and then yellow, and then white. So yun yung arrangement or order ng colors na ginamit ko. Okay. Dito naman sa area na to, ito yung gold, tapos yellow yung highlights. Same na same lang yung process sa lahat ng parts. Base coat and dry brushing. Yun. Kaya hindi ko na rin inulit yung mga iba't ibang areas kasi pareho lang yung process. Okay? So dito naman sa base, ganun din yung proseso. Dry brush ng gray, stone blue, tsaka purple, at tsaka naglagay ako ng parang acid na blood effect using fluorescent green and fluorescent yellow. Okay. Tapos dito naman sa mata, naglagay lang din ako ng yellow na dry brush around the eyes para mukha siya nag-glow. Tapos white yung pinakaloob ng eyes. Tapos sa in terms of articulation naman, walang nabago sa articulation except itong paa niya. Naka-fix na itong paa, tapos yung legs, pwede nyo pa rin galawin. Articulated pa rin yung legs. Tapos yung kanyang kamay, pwede mo pa rin galawin. Okay? Kung gusto nyo alternate na pose na ganito, yun, nakatayo lang siya with the fist, na with the elbow, with the bended arm, nakaganyan, pwede pa rin. Okay?
Kasi ito yung alternate na post natin. Yung isa, power pose. You can do this, extend the arm, twist, tapos rotate niyo mismo, rotate niyo lang onti yung body niya o kaya yung head. Yan, magagawa niyo na yung power pose at the end of the intro ng formation ng Voltes 5. Ito, pakita ko lang yung armor details. So here's the feet, the base, and ito yung detailing ng armor niya sa feet. Tapos nag-add lang, na lang din ako ng mga copper paint details para magmukha siyang mayroong ano, may additional contrast pati dito sa ilalim ng kanyang neck. Ay, sa neck part. Yan. May mga copper ear. May mga copper painted sections din. And then dito sa belt, gold color. Okay? So yun mga mamsir. So kung meron kayong mabibiling ano, Voltes 5 na 1599, kunin nyo na mga mamsir kasi sobrang ganda. Sobrang sulit ng mga mamsir. Lalo na kung fan kayo ni Voltes 5. And super nice nung armor design. Meron akong review ng stock na Voltes 5 Legacy. So if you want to view that, punta lang kayo sa aking channel, Ralph Cifra. Okay? So yun mga mamsir, that's it. Yan, magpo-photoshoot na lang ako tapos ilalagay ko yung mga images at the end of the video. So thank you very much for watching and see you sa next video. Bye-bye!